Tamaraw FX, may gagawin tayong Toyota Tamaraw FX. Ang problema ng customer natin, no, may leak daw yung kanyang kabilaan ng gulong. So akala niya pre, no? So nung pag-check namin, hindi brake fluid yung tumatagas sa kanyang gulong. So tinanong ko siya kung nagbabawas yung kanyang brake fluid, hindi naman daw. So ngayon sabi ko, hindi pre, no, yan sir, baka gear oil yung tumatagas yung sa ating gulong, no. So ngayon pinakita ko sa kanya. Yung tagas na yan pre, hindi preno yan. Gear oil yan. Ako hindi mapupunta to. Kasi gear oil yung tagas na yan. Axle oil seal yan. Ito yung wheel cylinder mo. Yan. Walang tagas yung wheel cylinder mo. Ang tumatagas na yan, gear oil yan. Sabay na pati yung ano niyan pre, yung bearing. Yung bearing, tsaka yung seal. Papalitan natin. Alata mo naman yung pagkapreno, lumulubog ka agad yung pedal mo. Oo. Tapos nagbabawas yung fluid. Yung nangyayari sa kanya eh, wala naman. Takas na tagas o. Saan na galing yan? Dito yun sa oil seal. May oil seal sa loob yan. Axel. Kaya naman tumatagas yung oil seal na ganyan. Pagka may kalog na yung mga bearing. Nabubusal-sal yung kanyang labi ng oil seal. Ipabukas din yung tanik siya dun? Hindi, sa differential lang. Agas! Agas yung warang. Oil cylinder. O ito, oil cylinder to. Itong kabila naman. Ayan. Agas talaga to. Ayan, oil cylinder talaga to. Itong right side. Meron na rin to sa axle, oh. Kabilaan na talaga yan, pre. With the extension lang kailangan mo dyan. Hindi mo na kailangan pagtatanggal yung spring niya. Ito nga, nalusok na yan. Dito, may tutusok yan. Yun, naibaba na natin yung ating axle. Ngayon, na-discovery namin. Kaya pala tumatagas yung gear oil natin sa may axle. So, hindi lang oil silang may problema. May kalog pala yung ating wheel bearing. So, kaya nabusal-sal yung ating axle o oil seal. So, ngayon, isasabay na natin palitan yung bearing at saka yung bagong axle lock oil seal. Pre. Igano mo yung backlit. Ha? Tanggalin mo itong ano. Magtatanggal rin naman tayo ng ano. Na... Kiss. Pati mo na to. Ito yung oil seal niyan. Ayan. Combination. Okay. Silicone. Tanggal natin dito guys, no. Hindi natin gagamitan ng acetylene o papainitan. So ang ginagawa namin dito, kinakating namin ng cutting disc para masafe yung axle natin. Kasi pagka pinainita natin to, lumalambot yung pag kabakal ng ating axle.
Tanggal na natin yung axle lock. Kung bibili kayo ng ano, wheel bearing, axle bearing, ito yung part number niya, guys. Para pag nagpalit kayo ng wheel bearing, hindi nyo na kailangan ng sample. Yan. Lock. Sa axle lock naman, ito yung number. Number 1. Yan. Okay. Salpak na natin. Ito number nito. No? Yan muna, huwag mong pagsabayin. Kasi pag pinagsabay mo yung lock, sobrang tigas niya. Yung axle oil seal naman para dito, ang sukat niya, guys, 52659. Ayan, 52659. Pasok na? Oo. Pasok na. Tapos idikit niya. Angat mo ako, te. Angat mo ako, te. Yan. Okay na. Okay. Yung ano naman, lockord, axle lock. Lockord. Kasi pag pinagsabay-sabay mo yan, yung axle lock, sobrang tigas niyan. Sa isa lang.
Itong axle lock natin may korte yan. Yan, medyo shepherd yung ano, yung kabila. Isa lang ang plat. Ito yung nakailalim yung plat. Tanggalin mo. Pasok. Yan. All right. Okay. Wala. Wala na ulit. 52, 65, eh. Ha? I-release mo. All right. Release the Kraken. So, pag pinagsabay mo yung bearing at saka yan, mahirap. Oh. Grabing init to. Ha? Grabing init. Oo nga. Buling lim lang nga yun eh. Alright. Up. Up. Parang tumigas. Ay, wala pa. Wala pa. Ha? Maglagay ka ng ano pre? Ng cover dito. Baka mabasagan tayo. For safety lang. Baka mabasagan tayo ng... Basagan na ako yun. Mamabasagan ito. Dito, mamabasa Jackpot. Aba mo to. Oh. Sa akin nilagyan ko eh. Buti nilagyan ko. Ganun mo lang. Ganun. For safety lang. Abang. Init ah. Kita mo, tumutunog pa yan. Oh, ito na. Video ko. Iba talaga ang init na yan. Iba. Mabanas. Mabanas. Global warming na yun. Yan, naglagay kami ng plywood guys, no? Kasi baka mabasagan kami ng pangkalang namin sa sobrang tigas ng bearing eh, press. So, for safety. Safety shoes? Yan. For safety, safety shoes. Okay. Release the Kraken. Release. Release the Kraken! Tanggalin mo ito. Check natin, check. Ayan, ayos. Pagpasok nito pre, itong ano na to, itong outs, yung sa labas na to, palulubugin mo lang ng konti rito, sa stopper ng bearing. Kunting-kunti lang. Palulubugin mo lang ng konti-kunti ito. Ito? Paikot lang. Kung alin yung litaw pa, yun yung pukpukin mo. Hindi pa. Ah, lulubog yan. Pa. Punti lang, punti lang, punti lang. Yan. Tama na? Yung ibabaw. Ayos na. Yung ibabaw, okay lang. Oh, natay na rin. Natay na rin. Ayos na. Yan, pantay lang yan dyan. Okay. Hindi, oh. Ano muna pa rin? Backplate muna. 52, 65, 9. Oo. Oh. Ganito lang din Diyos ang lubog, oh. Oh. Tingnan mo yung kabila. Ganyan lang din. Gamitin mo yung ganito. Oo. Oh.
Padala to, sa ilalim to ha. Ilalim yan, sa ilalim po sa naman yan. Ha? Ayan, sa ilalim na ganyan yan, tama. Dahanan ba lang yan? Masamang spirito? Ito naman yung kabila. Yan lang. Yan, okay na yan. Meron pa palang stagger dun sa loob, no? Oo, may stagger. Pero hanggang dyan lang pwede. Hanggang dyan lang yan. Kasi dito bearing na. Tapos dito yung axle lock. Backplate mo na, Diyos. Ewa pala. Backplate. Suwabi na? Suwabi. Ayan, apat na nut lang yung tatanggalin dito sa ating axle. Adjust na lang. Okay. Ayan guys, tapos na yung ginawa nating Tamaro FX na palit ng wheel shield saka wheel bearing, axle bearing ng Tamaro FX. So, pag nagpalit kayo ng mga bearing sa likod, no, kailangan i-press in, press out yung ating wheel bearing bago natin mapalitan ng bago.